in my life, more than anything this world can offer me. For I know that He alone can satisfy. Leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. The thing that I might want, and all the things that seem so dear, I'd rather have Him than Jesus, I'd rather have Him than anything. He had power without end. From the heavens He ruled the universe. Countless angels waited on His every call. Saw Him all alone on a road to death and untold agony. Just for me He suffered. Oh, what a price to Jesus, I'd rather have Him. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo sa araw na ito ng Biyernes? Patapos na po ang linggong ito. At papasok na po tayo sa third week ng month of October. Wow, parang kailan lang tayo nagsimula, ano? At bukas, Sabado. So, muli po itong ating live stream online morning devotion po, every day po ito, from Monday to Saturday, 8 o'clock. Every morning po ito. At pamagatan po natin itong insight from His Word. At ito po yung kaibigan, kapatid sa Panginoon, kakampi. Okay. At si Pastor Ray Sarzuela Chespa ng Northside Baptist Church po, dito sa siyudad ng Davao City. At patapos na nga, sabi ko nga patapos na, at nagpapasalamat tayo sa Panginoon na tinutulungan niya po tayo kahit na minsan mas nauna pa ang ginagawa natin sa Kanya. Hindi tayo makasama sa mga pag-fellowship kasi nga mayroon tayong ginagawa sa sarili natin. Good morning to Den G. Sir. Sawadika.
Okay, mayong buntag dira sa imo, Jess, dira sa Thailand. So, Pastor Ritisa, good morning, Doy. Mayong buntag sa imo. O, nagapasalamat na sa Ginoo nga ang Dios maayo gyud sa ato. At nakabaluta nga ang Ginoo padayon nga nag-sustain sa aton, no? Pag yan ang pasalamatan natin sa Panginoon. Na minsan umihina tayo, minsan para wala kang gana ng kumilos sa mga gawain ng Panginoon, pero because love natin ng Panginoon, we don't want na paano natin ng Panginoon na malungkot siya, kasi nga minsan nadadaig tayo ng physical natin ng mga situation. But ang nagpapasalamat sa atin sa salita ng Panginoon, that every time that binabasa natin ang salita ng Panginoon, may makuha po tayong mga encouragement at talagang nagbibigay din sa atin ng lakas na tuloy-tuloy lang po. Okay? Remember, ang Panginoon naman ang gumagawa eh, ano? Tayo laman para instrumento lang po tayo. Parang isang sasakyan, di ba? Kahit anong kaganda ng sasakyan, hindi mo masabi na ang driver talaga. But nagpapasalamat po tayo na nasa kanya po lahat ang ating ginagawa. Okay? Siya po ang gumagabay sa atin. At muli po, nagpapasalamat tayo niyan, no, sa mga bagay na palagi nating pinapaalala sa atin ng Panginoon, no? At sana po maalala din po natin yan, kasi alam naman natin ng buhay natin po ang may-ari nito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang nagsalba sa atin, siya po ang nagligtas sa atin galing po sa kapahamakan ng so at sana po makikita natin na kung ano po ang mga bagay na sa ikakabuti po ng ating mga buhay, no? So at sana po magawa natin ang mga bagay na gusto ng Panginoon. Okay, so before we go on, mag-pray muna tayo. Lord, salamat sa umagang ito. Binigyan mo naman kami ng isang opportunity at privilege na makapag-aral, makameditate sa salita mo. At thank you so much, Lord, for this beautiful morning that you have given to us. Thank you, Lord, for the night rest. Thank you for yesterday. And hinaharap namin ang araw na ito, Panginoon, na puno ng pag-i-enjoy ng buhay, kasi alam namin na nadyan ka. At salubungin namin ang araw na ito na puno ng pag-asa at palaging umaasa sa iyo, Panginoon. Thank you so much, Lord. I pray for our apo, si Nice, na merong rashes sa kanyang katawan, Lord. At salamat naman na she's not affected. But minsan po, nag-worry din po kami. Oh, Lord, sana matanggal na po yung mga rashes na yan. At be careful sa kanyang mga kinakain. I've been praying for my wife sa kanyang online classes for today. Give her patience, wisdom, Lord. At mga bagay na kailangan niya sa itong bagong the new normal sa pagtuturo. Kanyang mga estudyante din po na nanging masunurin at makuha nila ang tinuturo, Panginoon, through online. At may mga modules sa kay Peebles, sa kanyang modules, Panginoon. Thank you for Casey na gumagabay sa kanya, tinuturuan siya, Panginoon. I pray also, Lord, for Casey sa kanyang desire na makapasok sa Panginoon sa Department of Education dito sa Pilipinas, especially dito po sa Davao City. We'll be also praying for Karen sa kanyang online class, sa kanyang pag-aaral bilang isang sa medicine, Panginoon, bilang first year. I pray, Lord, na nag-a-adjust din po siya sa online. At salamat, Panginoon, sa provision to Jem and Matt sa kanilang ginagawa, si Jem as a mother. At may trabaho din po siya sa online. I pray kay Matt sa kanyang pag-drive going sa kanilang project doon po, Panginoon, sa Lord, for safekeeping sa kanya.
at wisdom sa kanyang trabaho, Lord. And I pray for Matuti family also. And all the Northside members, I pray, Lord, for them. Lord, you be the one to protect them and to provide their needs at kanilang trabaho, kanilang spiritual life, na mag-enjoy sila, Panginoon, at ma-strengthen sila. We pray, Lord, for this coming Sunday, our activities, pagsamba sa iyo, Panginoon. Salamat na kahit na hindi kami 100% and yet, nagpapasalamat kami, Lord, na tuloy-tuloy ang aming pagsamba sa iyo. So, Lord, tulungan mo kami sa araw na ito at gamitin mo ito, Panginoon, ang salita mo. Lahat mga nakikinig, lahat na nag-view, Panginoon, O Lord, be with them this morning to provide also the needs. Ang mga nagkasakit, O Lord, itouch mo kanilang mga katawan at alam namin, Panginoon, na ikaw lang ang makapag-pagaling sa may mga masakit, Panginoon. O Lord, thank you so much. Our nation, may mga leaders, Panginoon, na hindi na pasapasahan ng mga masasakit na mga sisihan, O Lord, that they will work sa as our leader, Panginoon. O Lord, tulungan mo po sila, ang Congress, ang Senado, and most ang aming pong presidente, at ang dito din po sa Davao City ang aming mayor, Inday Sara, ang vice, ang mga councilor hanggang po sa barangay level, Panginoon. O Lord, ingatan mo po ang aming mga frontliners. So Lord, take good care of us, and we so thankful, Lord, sa provision na binibigay mo po sa amin. I've been praying also, Lord, for Sharon Gabion. Continue to bless her, Lord. Good health sa kanyang trabaho din po doon sa US. Brother Tutong Delcano, Panginoon, with his family, O Lord, protect them. And also to May Maninoy, Engineer Felix Oxinia and his wife, O Lord, ingatan mo din po sila. And we pray, Lord, for the pastors and their families, provide their needs and faithfulness sa paggawa ng mga gawain mo, Panginoon. Gamitin mo po ang mga different kind of platforms, mga tools, Panginoon, instrumento sa pag-broadcast, sa pag-announce, sa pag-share ng gospel, Panginoon, sa mga hindi pa nakakilala sa iyo at wala pang relationship sa iyo. At sa mga kapatiran na ma-edify sila, Panginoon, sa iyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so good morning, no? Good morning to Ma'am Roslyn Bagay. Magandang umaga po sa inyo dyan, sa Magsaysay. At magandang umaga din po sa kay Tumay Ihado, Janay Serhas. Good morning, Ihado. Uban sa imong pamilya dira sa Panabo City. Mayong buntag sa inyo ang gidog yung magpakamayo. And also Tumay Ihado, Pastor Juna Pandapar. Pastor Ihado, kumusta? Okay na ba ang ating katawan, no? Wala na bang mga sakit-sakit dyan? Preparation for Sunday, no? So nagpapasalamat tayo niyan na alam naman natin na ang bawat isa sa atin ay talagang ingatan natin ng ating katawan. Mga supplement dyan, okay? Sabi nila dapat mayroon tayong vitamin C with zinc. Okay, wow, no? Maganda din po yun, no? Na mga kasi hindi naman tayo hindi naman tayo bumabata pa. So sana po ingatan natin ang ating mga katawan. Okay, punta na po tayo sa ating yes, good morning to Brother Julius Induyo, no? Okay, thank you so much. Nadala ang imong mother, Brother Julius, no, sa Lingig. Nakita na ko sa picture. So we keep on praying for you that God will really give you comfort. And also to Pastor Lanaban. Pastor, may buntag dira sa imo. Og ang Ginoo gyud mag-uban sa ino, uban sa imong panimalay. Okay. So thank you so much for that, no? Sa atin sa umagang ito. So tuloy-tuloy na po tayo sa ating meditation. Alas 8 na po. 8:12 ng umaga dito sa Davao City. So saan ka mang sulok ng mundo, kapatid? Sana po itong boses na ito, itong salita ng Panginoon ay makarating sa bahay niyo at sa mga buhay din natin, no? Kagabi, nasalamat sa aming Zoom meeting. Every Thursday po 'yon ang mga pangunahuna sa quarantine to, no? So salamat kay Pastor Iskanlar, and at least naka-share din po tayo sa mga kapatid, no, sa saang sulok man ng mundo na nagjo-join. At salamat po nitong programang ito.
na ginagamit. Okay? So, next Thursday naman po yan, no? 7:25. Yung salamat sa mga nag-a-attend na taga Davao City. Okay. So, na mga bagay na makapa-encourage sa atin as far as our relationship sa Panginoon. Okay? So, kahapon, ang kagabi, naalala ko yung isang quotation doon. We are busy or we are focusing on our destination. But sometimes we forget our mission. 'Di ba? Maganda 'di ba? Magandang ano 'yon, no, palaisipan na talaga tayong mga tao, talagang busy tayo sa papupuntahan natin. Busy tayo sa ating mga career, busy tayo sa paghanap ng pera, pero minsan nakalimutan natin kung ano ba talaga ang ating mission. Ano ba talaga ang pinapagawa? Ano ba talaga ang ating tungkulin sa Panginoon? Wow. Hallelujah. Even myself, I was been rebuked, no? Because minsan, ganun ang pag-isip natin. No? Naka-focus nga tayo. We are focusing para sa sarili natin. We are doing it in our own. But sometimes, nakalimutan natin na mayroong pinapagawa ang Panginoon at to make disciples, di ba? Ano niya na to do something para sa kanya. So sana po maaalala po natin 'yan, no? Tayong mga anak ng Diyos, especially po tayong mga pastor. Okay, so pupunta na po tayo sa ating meditation. Ito po yung ano na ang summarize ng okay, no. Salamat naman na okay na si Ehado Dapar. This is the summarize sa ating ating pinagkuhaan ng ating meditation, ang Psalms 46. So, ito po yung ang summarize sa verse 1 to verse 11. Ang sabi ng isang agnostic writer, okay, na si H.G. Wells, hindi ko naman ito kabisado na tao, pero pag sinasabi natin na Gnostic, yung mga tao na mga atheist po, ito sila. No? Ang sabi niya, pinaparaphrase niya po ang Psalms 46 verse 1, sabi niya, God is an ever absentee help in times of trouble. Yun ang sabi niya. Pero nagkamali po siya doon. Kung basahin natin ang Psalms 46 to 48, makikita po natin dyan ang mga miracles. Iba-ibang klaseng miracles, marvelous miracles, especially to the life of the Israelites. Pagbasahin mo po ang history ng Israel, makikita mo kung paano ang Diyos tumulong sa kanila. That's why He is not an absentee God. He is always there. Hindi po siya natutulog. Hindi po siya nagpabingi-bingi. Bingi-bingian. No? God is an active God. Sometimes di lang natin mapansin, pero you know what, kapatid? Ang Diyos po ay palaging nadyadyan. You know what? If you know about Hezekiah, o siya sa mga hari sa Israel, o sa Israel, or ang Judah, so when the Assyrians invaded the land, itong mga Assyrians na ito na sinalakay nila ang Israel, ang haring Hezekiah po ay kumuha siya. He took this crisis to the Lord. Dinulog niya sa Panginoon itong crisis, itong mga bagay na alam niya hindi niya makaya. At ano nangyari po? He protected Israel. Alam ni the King Hezekiah, hindi niya kaya mga kalaban. Kaya dumulog siya sa Panginoon. Nilapag niya sa Panginoon, Lord, ikaw nang bahala nito. Itong mga naranasan namin. At isang araw po, isang umaga, 185,000 Assyrians died by the hand of the Lord's angel. Wow, 185 ha? Good morning to Pastor Santonia. God bless you, loves. 185,000 na mga Assyrians po ang namatay sa mga kamay ng Panginoon. You know what? Tayo din po. We could stand strong because of the divine resources God has given to us. So, isummarize natin ang ating pinag-aralan sa Psalms 46, di ba? So, ang lahat po na resources ay nasa Panginoong Hesukristo. Wala ka nang hahanapin pa. You don't need to go to others to look for other resources because God has it all.
First na makita natin sa verses 1 to 3, no? God is our refuge, we need not fear. He is our refuge, He is our help. He is available 24/7. Nandiyan ang Panginoon. He is accessible. Hindi po, hindi busy ang linya niya, hindi mahina po ang signal. So, God is available and He is accessible and sufficient. So, God is our refuge. He is our helper. And aside from that, He is abundantly available help in trouble. Hindi sa katulad sinabi ng isang Gnostic na God daw is ever absentee help in times of troubles. Hindi po totoo yun. Makatestify po ako niyan at kahit kayo makatestify. No? That God's people go through troubles. Yes, totoo po yun. May mga sa buhay natin, may mga crisis, may bitterness. May isang nakasama namin doon sa breakout namin kagabi na talagang ang bitterness sa puso niya. Kung paano niya, ano na, ang kasi pinag-usapan namin doon, yung mga excess baggage natin as we go traveling with the Lord. At ang mga bagay na pinapahiwatig ng Panginoon sa atin. At sabi niya, I have the bitterness because early na namatay ang kanyang nanay. Para bang masama ang loob niya sa Panginoon. At bitsa nga, nagre-rebuild siya. But you know what? Ang sabi ko nga, inaalaw ng Panginoon yun. Para talagang makilala mo siya. Kaya sabi ko nga, if you cannot experience brokenness of the heart, then ano mangyayari, 'di ba? If you cannot experience brokenness of the heart, you cannot know that there is God, and you cannot know hindi mo malalaman na nandiyan siya na willing mag-help sa iyo, 'di ba? So sometimes it because the trouble comes because may mga reason din po 'yan, may mga factors because we've been disobedient, 'di ba? And sometimes it's because we've been obedient. Dalawang basa, nag-disobey ka, nag-obey ka rin. Ang trouble hindi po mawawala 'yan, 'di ba? Because it results a character within. So have you fled to your refuge? Hide in Him to gain the strength and grace you need to go back and face responsibilities. Okay? So, isang bagay na makikita po natin dyan, di ba? Na ang mga situation sa buhay po natin. So, God is our refuge and we need not fear. Number two po, God is our strength. Di ba? God is our strength. We need not faint in verses 4 to 7. You know what? We go from the turbulence. See in verse number 2. Verse number 2, yes. Galing tayo sa malakas at maalon na dagat to the quiet river in verse number 4. Jerusalem was not established beside a river. Pero ang ginawa ni King Hezekiah, he built an underground river. He built an underground water system that brought water into the city. So, binigyan ng kakayahan ng Panginoon si Hezekiah sa pag-isip. Kasi nga ang Israel is disyerto, sabi ko nga kahapon, di ba? So, sa ganun din po yun, makita natin that we must live on the hidden resources. We live in the hidden resources. We can't depend on the world around us or other people. Kung ang buhay po natin, inaasa lang natin sa mundong ito, sa ibang tao, iiyak ka lang po. Malulungkot ka, madisappoint ka, because there are hidden resources na galing sa Panginoon katulad sa Israel. Hindi nga sila sa tabi ng ng river, pero underground meron po sila. No, hindi lang nakikita. Kaya makikita noong the other day sa Facebook, makita ako na
doon sa Israel po, may lumalabas na mga na mga bulaklak sa disyerto. Masasarap na mga gulay. O, makikita mo, tumubo sa disyerto. Milagro yan, di ba? Miracle po yun. Paano na yung mga halaman na yan, tumubo na talaga ang gaganda nila, na mainit ang disyerto. Ang ibig sabihin po noon, there is a hidden resources underground. Kung bakit ang yung mga halaman na yan, yung mga tanim na yan, ay magaganda yung tubo nila. So, there are things in this world na makikita mo po. Hidden resources na galing sa Panginoon na hindi mo madidiskubrihan yan, hindi mo malalaman yan if you don't have relationship sa Panginoon. So, don't faint. Huwag kang sabi nga dito, God is our strength. So, dapat hindi tayo manging humihina. Hindi tayo dapat, kung sa Cebuano pa, hindi tayo makapuyon. Hindi tayo mapapagod. Di ba? Because we all know that God is there. So, we cannot depend on the world and even to others. We need to trust sa Savior natin na Panginoon Jesus Cristo. When you can trust the Lord, do it, di ba? God puts an artesian well of living. Okay? Artesian well of living water within you. Yes, good morning to Manong June, Pastor Moida. Dira sa Binalbagan, no? Sa Bible Center dira sa Binalbagan. Mayong aga dira sa inyo, no? Upod sa imong panimalay, God bless you. So, when you trust Jesus as Savior, God puts an artesian well of living water within you. Okay? He put that in you. Hindi po ba nalalaman? It is from Jesus that we get the spiritual resources we need. So are you drinking today at that river? Get your eyes off the sinking world and remember that God is your strength. Yan pong pangalawa, di ba? Una, God is our refuge. We don't need to fear. And number two, God is our strength. We need not faint. And then number three, God is an ever-present help. Okay? So Brother Jed, sa Simarara, may aga dira sa inyo, no? And also to Brother Ricardo Poblador, dira sa Bislig, Mangagoy, good morning sa inyo din na. And also to my idol, Pastor Balsida, Jack, may aga dira sa imo. May buntag yun, no, ban sa imong panimalay, to Dayan, and to Miko, and to Chico. Wow. May buntag yun dira sa inyo. God bless you. So the third one, God is an ever-present help. We need not fret. Verses 8 to 11. Ang sabi po dyan, be still. Yan po ang ano natin kahapon, di ba? Be still, it means to take your hands off and let God be God. So nang sinabi ng Panginoon, why fret, why worry, di ba? Because why worry on everything, on the situation or what we are experiencing now? Because God is ever present. Help. But the Lord wants us not to worry. Kaya sabi niya, be still. Or in other term, you should take your hands off and allow God to work within you. Kasi napapagod ka, kasi yung problema mo, ikaw na ang nagsosolve. Kapatid, hindi mo kaya po yun. Yes, may mga bagay sa mundong ito na makaya natin isolve. Pero mostly, siguro 90% hindi natin makaya. But why 90%? Why make it 100% na ibigay mo sa Panginoon? 'Di ba? Para hindi ka mapapagod. Makatulog ka sa gabi na maaya-aya, 'di ba? Pagising mo sa umagang preskong-presko ka because wala yung stress, wala yung depression doon. Walang mga bitterness sa puso mo. Kaya do not worry.
Allow God to work within you. So often, we worry about His timing and methods. Minsan yan ang mga reason, no? Nawo-worry ka kasi wala pang sagot ang Panginoon. Ang tagal mo nang pinagpreprehan po. At ang methods, ayaw mo yun. May mga methods kasi ang Panginoon kung paano niya na tayo tutulungan. At yung mga at ang mga methods ng Panginoon, ang pamaraan ng Panginoon, ayaw natin. Baka nahihirapan ka, di ba? So, if you want that God will work within you, allow Him to do it. In His own way. Not in your own way. Not sa atin. Di ba? Fretting leaves us vulnerable to the devil's attack. Talagang klarong-klaro ka. The moment that you worry, the moment that you doubt about the power of God, then you are very vulnerable. You are very clear sa mga kalaban. Di ba? We should be still. Stand still and sit still. Wow! Alam mo ba yung mga hidden resources na binibigay ng Panginoon sa atin? It was already revealed. Okay? But it will reveal sa Panginoon if you will put your trust 101% sa Panginoon. Because Psalms 46 give us three things. God is our refuge, God is our strength, and God is an ever-present help. Why worry? Diba? Why make your life bitter? Na ang Panginoon pala ay hindi nagkukulang sa atin. Yan nga ang awit natin, diba, sa katapusan. Hindi ka nagkulang. Tayo po ang nagkulang. Kasi ang ating panampalataya sa Panginoon, minsan po nagwi-wave. Minsan po, talagang kumakabsot ko sa Ilocano pa. Humihina. Why not make it at status ko na kumalakas, palakasin mo pa. Because faith, great faith, honors God. Your life depends on hidden resources God gives you. You need not faint nor live with worry and fear. Diba? Yes, good morning to Pastor Johan Calantas dira sa Bacolod City. Storming aga, pakapiya ang imo amigo, no, si Pastor Clyde, kay nagalain ang buot niya. Bisan 3-in-1 lang. So, you need not faint nor live with worry and fear. Perhaps you are feeling the attacks of the enemy na kalaban natin. Okay? Yes, do not worry. Bakit niya? Uray hanga maubas di ay lako tayo. You need, perhaps you are feeling the attacks of the enemy or are going through a trial today. Be sure to take your strength and nourishment from God's spiritual resources. Hallelujah. He is your refuge and strength. I like this phrase. Be sure to take your strength and nourishment from God's spiritual resources. Oh, beloved in the Lord. To my batchmate, Emily Pabiona, good morning sa imo dira. Don't take everything into your hands. Sabi ng Panginoon, take off your hands. Take off. Kasi kung nadyan ang ating mga kamay, God could not do things para sa atin din. Keep your mouth shut. Put your hands on your side. And then, let God do His assignment para sa atin. Wow. Ang galing, no? Even, you know what, kapatid, every day na ginagawa natin itong morning devotion, itong insight from His Word, marami din akong natutunan na hindi ko natutunan in my previous years. Iba talaga pag ang salita ng Diyos ay pinofocus mo taga, nagfo-focus ka. So Pastor Alex Balgos, may buntag darabay sa mati. Because we all know
Alam ko po, ang lahat ng mga tao ngayon ay talagang may mga sacrifices. Businesses, career, trabaho, di ba? Even churches. Pero still, ang Diyos po ay hindi nagkukulang. He is faithful. Hindi siya po nagkukulang sa atin. Tayo lang po palagi. Sana ma-focus po tayo niyan. Magising na po tayo, kapatid. Because God, balik ko po ulit ito, be sure to take your strength and nourishment from God's spiritual resources. Huwag mo yung asahan ng ibang tao. Minsan na ang buhay natin po ay minsan nalulungkot kasi umaasa tayo sa mga promesa ng tao. At nung hindi ginawa ng tao, sumama ang loob mo. Naranasan ko po yun. Okay? Naranasan ko po yun. Why not trust in the Lord and put your great faith? Sabi nga ng Panginoon, just a mustard faith lang, di ba? Hindi na kailangan a mountain faith. But sometimes, ang hirap, no? Because we don't ask sa Panginoon. Sometimes we ask faith, but sometimes we need faith that can move ourselves. Hallelujah. So good morning to Pastor Joseph Magsipog dera sa Roa, sa Capiz. Good morning, Pastor. So we need to accept. Yes, we need to accept. God's timing is always perfect. So, beloved in the Lord. Yes, Ma'am Jocelyn. Ma'am Jo Asuela, good morning. See you on the 18th. Okay? At makakauna ko sa isang braso de Mercedes. Okay? Nami kadto tanin na, no? Mga pidra sa inyo, no? Ma'am Jo. Anong oras pwede mga pidra man? Bakanti si Pastor Diyos. So, the hidden treasure that God prepared for each one of us. So, beloved in the Lord, sana po may mga natutunan tayo sa umagang ito at makikita po natin yan. The moment that we give our adoration, we give our, what we call that, sa ang ating mga buhay-buhay sa Panginoon, wow, we will enjoy Him. We will enjoy Him. Kung na hindi mo na-enjoy ang Panginoon, there is something wrong with you, kapatid. So, nakikita po natin yan. Okay, salamat po. Ito pong ating insight from His Word. Kaibigan niyo po si Pastor Ray Sarsiwala Chispa ng Northside Baptist Church po dito po sa siyudad ng Davao City. Kita-kita tayo bukas po, Sabado. At let's enjoy. No? Okay? Let's enjoy. Thank you ko Ma'am Jocelyn, Ma'am Jo, and to Pastor Asuela dira sa Bangkal. Kung may time karon ba si makadto ko dira. May klase si Pastor sa hapon. Hapon okay lang Ma'am Jo. Okay, kung magadto dira. Yes, good morning to Pastor Rina Acosta. Good morning po sa inyo diyan. Okay? So wala na tayong babatiin, wala na tayong igigreet. Okay. Anytime, but thank you so much. Magkakape na tadira sa Cafe Leo. God bless you all. Muli, maging tapat po tayo sa Diyos kasi po ang Diyos ay tapat sa atin. Lord, thank you so much. We love you, Lord. Thank you, Lord, for forgiveness of sin. Thank you for the grace of salvation. So, punta tayo po sa ating closing song, Hindi Ka Nagkulang, di ba? Jesus, kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na.
sasambahin, balikid man ay magdilim, Jesus. Kahit may sudiranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan walang katulad.